We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Sa headline Pilipinas, ilang lugar sa Visayas hinagupit ng bagyong Julina. Mga residente sa Ormoc City sinagip mula sa labastaong baha. Masbate at Quezon, sunod na tinutumbok ng bagyong Julina. Signal number 3 nakataas sa ilang mga lugar. Mga doktor nagkakasakit na dahil sa sobrang pagod at sa dami ng COVID patients, muling pagdedeklara ng time out, pinag-uusapan na naman. Mga negosyante, kabilang na ang mga grupo ng mga restaurant, salon at gym, ikinatuwa ang pagpapatupad ng granular lockdown. Pero grupo ng mga manggagawa may agam-agam. Negosyanteng si Michael Yang ipinaaresto na sa Senado. At mag-ex na si Joros Gamboa at Roxanne Ginoo, suportado ang tambalan ng kanilang asawa. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Hatid ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Julius Babaw. At ako po si Tony Velasquez. At sa detalye ng mga headline Pilipinas. Ang pamilya nagpupulo ngayon ang Metro Manila Mayors, ang Metro Manila Development Authority at Technical Working Group kaugnay ng pagsailalim sa National Capital Region sa GCQ. Simula bukas na sasabayan ng pilot testing ng mga granular lockdown. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na lilinawin nila ang panuntunan sa ilalim ng bagong quarantine status para hindi malito sa bagong strategiya at kung paano ito ipapatupad sa bawat lokal ng pamahalaan. Yet ni Abalos, hindi na ang ahulugang pwede nang maglabasan ang mga tao at magbukas na muli ang mga negosyo kapag GCQ na. Maski GCQ Alert 4 po tayo, kamukha na sinabi ko under Alert 4, bawal ang yung close, yung mga restaurant, mga spa, mga gym, etc. Kung anong meron tayo ngayon, makakapunta ka sa mall, bukas yung mga tindahan ng mga damit, etc. So, yun po, please lang po, sa mga nalilito na narinig na GCQ, yung kagad na nasa isip po nila. Ah, medyo, let's wait for further announcement po rito. Bago pa man umarangkada bukas, September 8, ang pilot testing ng granular lockdown sa Metro Manila, ilang lungsod na rin ang nagpapatupad nito. Gaya na lamang sa Muntinlupa na may 14 na lugar ang sinailalim sa lockdown simula pa noong Agosto. Ang pinakahuli ay ang Building 18 at Sitio Aplaya sa Barangay Poblasyon. Naitala sa Building 18 ang 23 COVID cases at 6 na po lang ang mga residente doon kaya agad na itong nilockdown. Mamimigay ang LGU ng food packs sa mga residente at magkakaroon ng mga testing sa lugar. Muling nadagdagan ang mga lugar na isinilalim sa special concern lockdown sa Barangay Cruz de Ligas sa Quezon City. Magtatapos na sana kahapon ang 14-day lockdown sa Baluyot Street at T. Fulgencio Street pero pinalawig pa ng isang linggo dahil sa tumataas na kaso ng COVID. 65 pamilya ang apektado ng lockdown sa nasabing lugar. Bukod sa Baluyot at T. Fulgencio Street, nilockdown rin simula kahapon ang A. Ramos Street kung saan 20 pamilya ang apektado. Habang naka-lockdown ay hindi pwedeng lumabas kahit na authorized person outside residence o APOR. Pwede silang umalis bago ipatupad ng lockdown pero makakabalik lang makalipas ang 14 days. Napapanahon na para kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, ang pagpapatupad ng granular lockdown. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Concepcion na kung hindi susubukan ang bagong paraan, ay hindi pa rin matututunan ng marami ang mamuhay na
kasama ang COVID-19. We have to try granular type of lockdowns. It's more challenging to do that kasi you really have to be data-driven. You really have to have a good implementation team. You will have more security people. So it's challenging, but it's worth the trying. No? If we don't try, we will never know. And it's good to pilot it at this point in time. Sinabi rin sa teleradyo ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson, retired General Restituto Padilla, na kahit sa ibang bansa, nagiging pagtugon ngayon sa problema sa pandemya ay kung paano ang buhay kasama nga ang COVID-19. Tinitingnan ngayon kung ano ang magandang balanse na maaring gawin. Kasi severely impacted na rin po kasi ang ating ekonomiya at kinakailangan nating makabangon at mapangalagaan yung mga trabaho na kinakailangan nating mamintina nang sa ganun may pagkukunan po ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Pabor din ang samahan ng mga employer sa pagpapatupad ng granular lockdown sa NCR. Ayon kay Sergio Ortiz Luis, pinuno ng Employers Confederation of the Philippines, magandang hakbang ang bagong polisiya ng IATF para unti-unting makabangon ang ekonomiya. Binigyan din ni Sergio Luis o Sergio Ortiz Luis na sa tuwing may total lockdown o ECQ, 11 billion pesos kada araw ang nawawala sa ekonomiya. Makatutulong din anya ang granular lockdown para patuloy na makapagtrabaho ang mga manggagawa na anya ay di naman nabibigyan ng sapat na ayuda tuwing natitigil sa trabaho dahil na rin sa mahigpit na quarantine status. Magandang step ito dahil yung mga tao na hindi mo naman maayudahan ng usto, eh hindi nagtatrabaho. So, itong ginagawa natin na to, yung granular, kahit paano, maraming makapagtatrabaho. Suportado rin ang ilang negosyo ang ipatutupad na granular lockdown na ng mga lokal na pamahalaan. Sinabi sa teleradyo ng Pangulo ng Resto.ph na si Eric Teng, naghihintay na lang sila ng malinaw na panuntunan kung paano ito ipatutupad sa bawat LGU. Gayunman, apela pa rin anya nila sa gobyerno na tulungan silang magkaroon man lang ng tax holiday kung hindi pa rin sila makapagbubukas ng kanilang mga negosyo. Kung may granular lockdown, sana balansin yung granular reopening. Meron naman po tayong mga LGU na mataas pong vaccination rate. Second po, sana kung isasala talaga kami ng government, bigyan na kami ng financial support. Kailangan na po natin ng business relief packages. Hindi lang po, I called salon and gym, apart from restaurant, the COVID-restricted industries. Kami pong restricted for whatever reasons na, you know, for someone's opinion, and it's really just an opinion. Sarado po kami. We're supposed to suffer. Well, kailangan balansin din po ng isang business relief package in the form of tax holiday man lang, tax support. Maging ang salon at fitness industries ay suportado rin ang bagong klasifikasyon ng quarantine. Pero panawagan nila sa gobyerno, payagan na ang bakuna bubble. Kahit anong gawin, ready naman kami lahat. No? Sana lang maisip din nila na madami sa mga ibang establishments, no? And mga businesses na madami sa amin, bakunado na rin. Bigyan natin ng oportunidad na makapagtrabaho ng maayos and pinaka-important safely, no? Nang sa ganun, we can balance both health and hanap buhay. Ang fitness industry naman, bukod sa umaasang papayagan na silang magbukas, ay nananawagan din na maihiwalay sila sa sektor ng entertainment industry. Matagal na naming hinihingi na sana i-move out kami from the entertainment because we are not entertainment. We are part of the healthcare solution. So we want to be part of the solution and we want to help also the Filipino people. Hindi kasi fair for the fitness industry na kasama kami sa entertainment industry na hanggang ngayon hindi pa binibigyan ng chance to help out. Buong pabor naman ang grupo ng employers sa General Community Quarantine Plus Granular Lockdowns. Mahaba na mga title. Tutol naman ang isang grupo ng mga manggagawa sa nakapaloob na kondisyon na ang mga APOR o Authorized Persons Outside Residence ay hindi na pwedeng umuwi kapag lumabas ng bahay. Sinabi sa teleradyo ni Elmer Labong, chairperson ng Kilusang Mayo 1,
Nangangamba itong mahihirapan ang mga manggagawa na makahanap ng lugar kung saan sila pansamantalang tutuloy dahil hindi naman lahat ng employer ay nag-aalok ng quarters. Naniniwala rin si Labong na dapat ibuhos ang pondo ng gobyerno sa seryosong contact tracing, monitoring at mass treatment. Hindi ka naman pwede mag-check-in basta sa mga hotel dyan. So, pupunta ka sa bahay ng kaibigan. Eh, siyempre, alam naman natin ngayon na talagang nanginginig na yung mga tao kapag bisitang kumakatok. Ano? At that's understandable. And so, hindi talaga yan magiging efficient. At maski kulungin mo yung mga tao dahil marami ay daily paid workers, magkakaroon ng tinatawag na hand-to-mouth existence. And so, dahil may familiarity sila sa community at maraming kaibigan, alam nila yung entry and exit points yan. At talagang gagawa ng paraan upang they could eke out a living in a day. Mabilis na detection sa mga COVID positive ang magiging susi para maging mabisa ang mga granular lockdown sa Metro Manila. Sabi sa teleradyo ni Professor Jomar Rabahante, dapat ay ma-detect na ang mga tinatamaan ng sakit sa lublang ng 3 araw. Magagawaan niya ito kung maayos ang contact tracing at mabilis ang testing. Bukod dito ay makakatulong din ang patuloy na pagbabakuna. Aminado si Rabahante na hamon sa mga LGU na maipatupad ang testing at contact tracing hanggang sa level ng mga barangay. Pero ito anya ang kailangan tutukan ngayong granular lockdown na ang estratehiya ng pamahalan at posible pa rin sumipa ang mga kaso sa taas ng positivity rate. Yan po yung kailangan tingnan ng pansin. Kasi kung mag-granular lockdown tayo, ibinibigay natin yung power, binibigay natin yung pag-i-implement talaga. Tapos wala silang sapat na tao for contact tracing, di ba? Dati pa yan na yung problema. Tapos mabagal din yung kanilang coordination. Baka makatulong itong sama-samang strategies na to para mapababa yung COVID-19. Hindi lang mismo yung lockdown. Abiso sa mga taga-Navotas, pansamantala munang sinara ang Tanza Health Center na isa sa mga government health centers sa nasabing lungsod. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, magtatagal ng 1 linggo ang temporary closure para isailalim sa disinfection ang lugar. At dahil dyan, wala munang may bibigay na libreng gamot para sa mga may sakit at pills at injectables para sa mga magpa-family planning. 1 linggo din munang walang pagbabakuna sa mga bata at ibang laboratory services. Tuloy naman ang kanilang e-consulta para sa mga nais magpa-check up. Nakasara rin ng 1 linggo maging ang kanilang lying-in clinic. Kaya inaabisuhan ng otoridad ang mga apektadong residenteng pansamantala munang pumili ng gamot sa labas habang nakasara ang health center. Pinag-uusapan na ng mga healthcare professionals ang muling pagdedeklara ng time out. Ngayong ilang sunod na araw ng mahigit 20,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, presidente ng Philippine College of Physicians, na marami ng mga doktor ang nagkakasakit dahil sa pagod at sa dami ng COVID patients sa mga punoang ospital. Bukod sa mga tinatamaan ng COVID, ginagamot rin nila ang mga non-COVID patients. May kakulangan na rin anya sa mga doktor dahil marami rin ang naka-quarantine matapos silang tamaan mismo ng COVID. Yung dedication naman ho natin sa trabaho, hindi na ho siguro makikwestiyon. Ano? Talagang sa panahon lang na ito, sa dami ho talaga ng mga pasyenteng kakailanganin na alagaan, talagang doon po nakakapagod. Tapos, dagdag pa ho natin dyan, yung emotional burden na kakailanganin na kami pa ang ma-experience po namin. Talagang kahit ayoko man sabihin yung salitang pagod na kami, pero yun po literally ang talagang nararamdaman ho namin. Pinangangambahan din nila ang pagbabalik ng NCR sa General Community Quarantine Status, maging ang pag-aalis ng travel restrictions ng pamahalaan.
Marami po kami mga kasamahan na doktor ang tinatanong lang ho sa amin, nagtatanong ano, hindi pa ba tayo magta-time out? So I hope na sana ang ating Pangulo i-consider po ang sitwasyon po naming mga healthcare workers. At the very least, no, maski i-maintain man lamang po yung MECQ. Tagdag pa ni Limpin, hindi garantiya ang pagkakaroon ng bakuna bubble na makakaiwas na tayo sa pagkakasakit tulad ng iminumungkahi ng mga negosyante. Hindi anya ibig sabihin na kung nabakunahan na ang isang individual, ay hindi na ito magkaka-COVID. Sila pa anya ang posibleng maging dahilan para mas lalong kumalat ang virus, lalo't mababa pa ang vaccination rate sa bansa. Hirap pa rin maghanap ng ospital para sa mga tinamaan ng COVID ang One Hospital Command Center dahil sa pagsipa ng mga kaso. Sinabi sa Teleradyo ni Operations Manager Dr. Bernadette Velasco na umaabot sa 480 hanggang 550 calls ang natatanggap nila kada araw. Sa ngayon, tinitiyak na lang nilang na mo-monitor ng mga barangay health workers o ng LGU ang mga pasyenteng tumatawag sa kanila habang naghahanap pa sila ng ospital. Kung kakayanin sa bahay na lang, ay pinadadalhan nila ang mga pasyente ng home care package. Tiniyak naman ng One Hospital Command Center na prioridad nilang mahanapan ng ospital ang mga emergency cases para ma-stabilize ang kondisyon nito. Kasabay ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Imus, Cavite, nagbukas ng bagong vaccination site sa Barangay Buhay na Tubig kung saan kaya magbakuna ng 500 individual kada araw pero depende pa rin sa supply. Inatanggap sa vaccination site kahit sinong residente ng Imus na 18 anyos pataas. Nagluluwag na rin sila sa walk-in bagamat hinihikayat pa rin ang pagpaparehistro muna sa barangay para mas organisado at maiwasan ang mahabang pila. Samantala, hindi na halos makapagpahinga ang mga doktor sa Congressional District Office ng Imus City sa dami ng tawag ng mga nagpapateleconsult kaugnay ng mga sintomas ng COVID-19. Umaabot sa 40 ang mga tumatawag para sa libreng teleconsultation sa District Office na nag-ooperate Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At abangan, inflation o pagmahal ng bilihin sumirit sa 4.9% noong Agosto. At Sunshine Dizon, pabor na magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Headline Pilipinas! Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Ayon sa World Health Organization, maaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet transmission. Ang droplet ay lumalabas kapag bumabahing o umuubo ang isang tao at maaari itong mapunta sa mga bagay na madalas nating hinahawakan tulad ng doorknob at lamesa. Kaya lagi pong hugasan ang mga kamay gamit ng sabon at running water. Gumamit ng alcohol at laging i-disinfect ang kagamitan upang mapanatili ang kalinisan. Iwasan din pong hawakan ng mata, ilong at bibig dahil maaari itong pasukan ng virus. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaag OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa Nag-inis ang Teleradyo. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palagi magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura.
itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos suminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Patuloy tayong maghahatid ng mga balitang hume-headline. 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. Mga balita mula Luzon. Ako si Julius Baba. Ako si Tony Velasquez. Visayas. Ikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaga. At Mindanao. Iyo si Jewel Reyes. Ating tinututukan. Headline Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghali sa nag-iisang teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher. Tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang teleradyo. Gawin nating super Sabaduper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating teleradyo. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa teleradyo balita alas 7. Mamulat ang mata sa mga kaabang-abang na isyung hatid ni Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report alas 8. Ituloy ang paggalaw-galaw at maging fresh, beautiful at healthy. Kasama sina Doktora Luisa at Coach. Nagbabalik ang headline Pilipinas. Naghahanda na ng warrant of arrest ng Senado laban sa negosyanteng si Michael Yang matapos nitong hindi isiputin ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahit na pinasabihan na ito ng mga senador. Yan ang headline Pilipinas ni Katrina Domingo. Kat. Julius, nagdesisyon na ang Senate Blue Ribbon Committee na mag-issue ng warrant of arrest laban kay dating Presidential Economic Adviser Michael Yang at limang opisyal ng formally matapos na naman nilang hindi siputin ang pagdinig sa Senado ngayong araw. Ayon kay Rodolfo Kimbo, Director General ng Blue Ribbon Oversight Office Management, unang hinain ang subpoena kay Yang noong September 2 sa opisina ng Full Wind Group. Ngunit ayon sa mga opisyal ng kumpanya ay hindi nakabilang si Yang sa kanila. Naghain ulit ng subpoena ang Senado laban kay Yang noong nakaraang linggo sa bahay niya sa Forbes Park. Ngunit giniit ng isang driver na walang Michael Yang na nakatira sa naturang bahay sa Nara Avenue. Ngunit ayon sa lease agreement na nakuha ng Senado, si Yang ang rumerenta sa nasabing bahay simula pa noong April 2017 at siya pa rin ang nakalagdang tenant nito hanggang sa April 2022. Ngayon ayon sa mga senador, malinaw na senyales ito na sinusubukan umano ni Yang na iwasan na tanggapin ang subpoena mula sa Senado. Si Yang ang tinuturong kumulong sa pharma di na makakuha ng bilyong-bilyong kontrata mula sa gobyerno kahit na questionable ang mga dokumento ng kumpanya at mas mahal pa umano ang mga paninda nito. Bukod kay Yang, mag-i-issue din ang Senado ng arrest warrant laban kina Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Justin Garrado, Lincoln Ong at Crizel Grace Mago na mga opisyal ng formally na hindi rin sumipot sa pagdinig ngayong araw. Maaalala na noong nakaraang buwan ay dinepensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Michael Yang laban sa mga alegasyon na sangkot ito sa mga anomalya sa pagbili ng mga umano'y overpriced na supply para sa COVID-19 pandemic. Julius, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senado dahil dumalo sa pagdinig ang chairman ng formally na si Wang Tsuyen. Yan muna ang latest mula sa Senado. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Maraming salamat, Katrina. Samantala, mga kapamilya, sa Senado pa rin, inihain ang panukalang batas na maglilinaw na hindi lang ang mga health worker na direktang nag-aalaga sa mga COVID patients ang bibigyan ng special risk allowance at iba pa mga benepisyo, kundi lahat na po ng mga lantad sa COVID-19. Yan ang headline Pilipinas ni Patrol 47, Robert Mano. Robert. Julius, sa Senate Bill number 2371 na inihain ni Senator Richard Gordo at Senator Sunny Angara, nililinaw na bibigyan ng special risk allowance sa buong panahon ng COVID-19 pandemic ang lahat ng public at private health workers anuman ang kanilang employment status. Ang health workers ay tumutukoy sa medical, allied medical at iba pang mahalagang personnel na nakatalaga sa mga ospital, healthcare facilities, laboratorio, medical o quarantine facilities,
vaccination site at lahat ng nagbibigay ng medical assistance, kasama rin sa pabibigyan ng benepisyo ang mga non-medical at outsourced personnel na kinuha ng medical facilities at na-expose sa COVID-19. Kapag naisa batas, bibigyan sila ng SRA at hazard duty pay para sa bawat buwan ng pagsisilbi, gayon din ng life insurance, accommodation, transportation at meal allowances, anuman ang community quarantine status. Itutuloy naman ang utos ng Bayanihan 2 na pagbibigay ng 1,000,000 piso sa pamilya ng mamamatay na health worker, 100,000 pesos para sa health worker na magiging malubha o critical sa COVID-19, at 15,000 pesos para sa mild at moderate cases. Gagawin din itong retroactive sa Hulyo 1, 2021, magiging exempted sa buwis at magtutuloy-tuloy hanggang hindi binabawi ng Pangulo ang deklarasyon ng National Public Health Emergency dahil sa COVID-19. Ipagagamit dito ang available na budget ng Department of Health kapag naitabatas ngayong taon at ipapaloob din sa pambansang budget naman sa 2022. Inihain ito ni Gordon at Anggara dahil sa pagkakaiba-iba ngayon ng interpretasyon kung sino-sino ang bibigyan ng special risk allowance at dahil din maraming health workers ang hindi nabibigyan ng benepisyo at allowances. Yan ang Headline Pilipinas. Ito ang Radyo Patrol 47, Robert Mano, ABS-CBN News. So Robert, yan ay panukalang batas pa lang, no? Marami pa itong pagdadaanan at higit sa lahat, ito'y kinakailangan pampirmahan ni Pangulong Duterte kung ito'y maaprobahan. Tama yan, Julius. Yan ay panukalang batas. Dadaan yan sa komite. Kapag pasa sa komite, pagdedebatihan ng mga senador. Although, sa hearing, Julius, ng Blue Ribbon Committee, mismong ang COA na ang nagsabi na dun sa interpretation ng risk allowance, technically, dapat kung sino yung mga nasa ospital, direkta o hindi, ay po pwedeng tumanggap. Although, ang sinasabi ng DOH, kailangan nila ng mas klaro, kaya ito yung sagot naman ng Senado. Okay. Sige. Thank you at good luck sa ating mga healthcare workers. Si Patrol 47, Robert Mano. Samantala, bumilis ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Agosto. Sa datos ng Philippine Statistics Authority ay pumalo sa 4.9% ang inflation rate mula sa 4% na inflation ng Hulyo. Pasok ang August inflation sa target ng Bangko Sentral. Pero ito na ang pinakamataas na antas simula Enero ngayong taon. Nagpabilis umano ng inflation ang mas mabilis na paggalaw ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, maging ng bahay, tubig, kuryente at petrolyo. Malaki ang gagampanang papel ng Philippine National Red Cross sa darating na halalan. Sa paliwanag ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal sa Teleradyo, sinabi niya ang nakalagay sa provision ng Omnibus Election Code, Section 261B, na tanging ang Red Cross lang ang maaring maglabas ng pondo sa panahon ng pandemya o panahon ng kalamidad. Baka nakakalimutan nila na may ganitong batas na napakalaki ng papel ng Red Cross sa darating na halalan kung ang halalan ay mangyayari sa panahon ng kalamidad. Sinasabi dito na during the 45-day period, yung 45 araw bago maghalalan, ipinagbabawal ang mga releases ng mga public funds. Ano? At yan ay hindi po pwedeng mag-release ang mga opisyal na mga pondo ng gobyerno nang walang pahintulot ang COMELEC. At iniaatas dyan ang isang malaking katungkulan ng Philippine National Red Cross sapagkat sa panahong yan, ay hindi pwedeng makialam ang DSWD sa pag-release ng kailang mga pondo para sa calamity funds. Ayon pa kay Attorney Macalintal, dapat ngayon pa lang ay bumabalangkas na ang COMELEC ng rules and regulations tungkol dito kung sino lang ang maaaring makialam ano ang gagawin at ano ang parusang ipapataw sa mga taong hindi magpapatupad ng nasabing provision ng saligang batas. Muling dinagsa ang ikalawang araw ng voter registration sa COMELEC office sa Bago Bantay, Quezon City. Alas 5 pa lang ng umaga, pila na sa labas ng opisina ng COMELEC at pinapasok na rin sila bago mag alas 8 ng umaga. Ang ilan sa kanila pumila na kahapon pero bumalik na lang ngayong araw dahil sa dami ng tao kahapon. Panay naman ang paalala na sundin ang minimum health protocol. Bukod sa nasabing COMELEC office, may schedule din ng voter registration sa mga malls. Karamihan naman sa mga pumila kanina ay mga kabataan o mga first-time voters.
kasi po na naiinganyo rin ako kasi na feeling ko kasi kailangan ng bumoto ng maayos kasi ewan ko ngayong pandemic na realize ko na mahirap na kapag kahit sino-sino lang binaboto. So parang in-invite ako ng mga kaibigan ko na ganito, na bumoto ka para mabago yung Pilipinas. So, and vote wisely. Ano mensahe mo sa mga kabataan na tulad mo na hindi pa registrado? Magparehistro na tayo lahat para magtulong-tulong tayo na baguhin natin yung bansa. Like, bumoto tayo ng sa tingin natin tama. Huwag lang kung sino-sino na sumasayaw, na sikat. Ayun, bumoto tayo ng alam nating magbabago ng bansa. Thank you. Siyempre po, as a first time voter, gusto ko rin po makaboto and gusto ko po makakontribute sa paglago ng Pilipinas as ever kasi pandemic ngayon and then yung boto natin dapat hindi po natin kung kanin-kanin lang binibigay, dapat po sa tama and kung saan tayo unlad. Nagsagawa ng fluvial protest ang grupo ng mga mangingista at magtatahong sa Manila Bay bilang pagtutol sa planong pag-iba ng pamahalaan sa kanilang mga istruktura sa dagat. Yan ang Headline Pilipinas ni Anjo Bagawisan. Oras dapat ng paghahango ng isda at tahong sa Manila Bay kaninang umaga. Pero sa halip, sabay-sabay bumiyahe pabalik sa tabing dagat ang mahigit 15 bangka ng nasa 50 mangingisda ng La Huerta Paranaque bilang protesta. Nag-aalala sila para sa mga tahungan at saprahan na pinamamahayan ng kanilang iniisda mahigit 3 kilometro palaot. Nangangamba silang susunod na ang mga ito sa mga gigibaing fishing structures ng pamahalaan simula ngayong araw bilang bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Project. Anila, parang bagyo ang magiging epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ang aming pamilya ay dito na namin binuhay. Pero kung mawawala nga ang pangkabuhayan, i-deliver talaga to. Dahil kami mga magdaragat, ito lang alam namin hanap buhay. Bukod sa epekto nito sa kabuhayan ng mga mangingisda at daan-daang nagtatrabaho sa Bulungan Market, naniniwala sila maaapektuhan din ang supply ng pagkain ng publiko. Dahil ito nga yung pinakapinapakitaan ng mga mangingisda sa nakalipas na ilan ng mga dekada, plano nilang bumalik dito araw-araw para bantayan yung kanilang mga tahungan at mga sapraan hanggang sa magkaroon na nga sila ng pagkakataon na makalapit at makausap ang pamahalaan at maigiit yung kanilang panig. Nangalampag din sa tanggapan ng DNR sa Quezon City kahapon ang iba pang grupo ng mga mangingisda para ipatigil ang demolisyon. Pero giit ng DNR, walang permit ang maraming saprahan sa Manila Bay. Tinirahan na umano ang ilan sa mga ito kaya nagdudulot ng pulisyon. Nagbigay na rin ang gobyerno ng palugit para alisin ito. Alam mo lang, superficial dahil nasa ibabaw lang. But if you look at deeper nung ilalim nun, hanggang 3 to 4 stories yung lalim nun. Hindi mo alam kung saan nila tinatapon yung mga basura nila, yung mga dumi nila. Hindi natin alam kasi doon sila nakatira. Sa gitna sila ng Manila Bay. So, ang pollution doon, syempre, yung dumi na ina-assume lang natin na wala naman silang CR doon. Wala naman silang treatment facility doon. Ang tagal-tagal na ng mga tahungan na yan dyan sa Cavite, so wala kami nakikita na magkikreate siya ng pollution. Dahil ang kawayan po, pinatayo mo yan dyan sa dagat, nandyan una magkakaroon niya ng talaba, pagtapos yung kakapitan siya ng tahong, sa loob ng 2 taon, pag nabubulok na siya, mababali na siya, lalapat siya doon sa pinakailalim. So, di na siya magagalaw. Handa naman ang mga mangingisda at magtatahong na ayusin ang mga istruktura at mag-apply para sa permit. Basta bigyan lang sila ng pagkakataon ng pamahalaan na makapaghanap buhay pa. Yan ang Headline Pilipinas. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Sa iba pang balita, 8 ang arestado matapos talakayin ng mga pulis sa isang KTV bar sa Quiapo. Walang naipakitang business permit ang manager ng bar na illegal na nag-ooperate dahil naka-modified ECQ pa ang Metro Manila noon. Nailigtas naman ang 5 babaeng nagtatrabaho sa establishmento. Kakasuhan ng human trafficking ang manager at ang mga kasamahan nito habang paglabag naman sa IATF protocols ang kaso sa mga nahuling customer. Sa Rizal, inaresto naman ang 2 babae matapos umanong mambugaw sa Antipolo City.
Nahuli sa entrapment operation ang PNP Women and Children's Protection Center sina Mary Ann Dasmarillas at Jennifer Levita na kapwa kakasuhan ng human trafficking. Nasagip naman ang dalawang biktimang babaeng 25 at 33 anyos. Inimbestigahan pa ng mga pulis ang permit ng hotel kung saan nahuli ang mga suspect na sinasabing pugad ng sex trafficking sa lugar. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Bus! Alamin na natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Papa Awel. Oh, and Katoni, my pony, I-C-Y-M-I, in case you missed it, and unfollow sa IG ni Kiko Estrada, si Heaven Peralejo, matapos mag-celebrate ng third mansory ang magnobyo. OMG, pati mga pictures nila together ay burado. Ang mga pina-follow, zero, at zero na rin ang post nitong si Kiko. Ang IG naman ni Heaven ay kompleto pa rin. Pero ang mga fans ay ngangers. At ang tanong ay what happened? Abangin! Inaabangan naman ang season 2 ng Hoy! I Love You Too! Nina Joris Gamboa at Roxanne Binoo na aminadong todo suporta sa love team nila ang kani-kanilang mga asawa. Very professional daw nilang na-handle ang mga eksena lalo na kapag mayroong romansa. At alam nila ang kanilang mga boundary sa ngalan ng kani-kanilang family. Eh sa huling yugto ng season 1 ay may naganap na kasalan. Kaya simula September 11 sa I1TFC ay matutunghayan naman ang pagpapatuloy ng kiligan na may respetuhan. Respetuhan sa hiwalayan naman kahit may naganap na kasalan ang pinaniniwalaan ni Sunshine Dizon kaya siya'y go na go na maipasa sa Pilipinas ang divorce law. Ayon sa bida ng Marry Me, Marry You ay hindi raw kailangan na may mabigkat na dahilan gaya ng problema sa kaisipan. Kaya kapag naipasa ang divorce law ay pwedeng magsimula muli ang pusong sawi kung ang kasal ay sa hiwalayan na uwi. Nauwi naman sa biruan ang post ni Mamshi Jolina Magdangal sa tropical depression na kanyang kapangalan na may paalala mula sa mga kaibigan na mag-iingat ang ating mga kababayan. Mismong ang pop icon ang nag-post na umulan sana ng paru-paro sa kapangalan niyang bagyo na sinagot naman ni Mamshi Carla na sana ay mahinahon din katulad mo. Hindi naman nagpahuli si Ma'am Shimelay na napa-English pa ng Be Good to Us. At para kumpleto ang kasiyahan sa kanilang komento at batuhan, ay nag-react si Vice Ganda na sana cute din ang ulan. Naku, kaya Jolina, juposin na ang Jolanes Morissette ha, para jupos na ang bagyong Jolina. At yan ang umeedline sa showbus. Ito si Papa Awapans para sa Headline Pilipinas. Back to you, mga Jolina fans. Ikaw, chuba-chuchu. Meron kang ano ah, meron kang mensaheng ano ah, patago ah. Sa pumati mo na yan ah. Okay. Thank you, Papa Awel. Samantala, alamin natin ang mga balita sa mga probinsya mula sa Visayas, si RC Dalaget RC. Ano mga headline dyan? Julius Baha, brownout o namatay ng mga binuhing hayop, maoy danyo sa Baguio sa Leyte. At ang mga headlines sa Mindanao mula kay Jewel Reyes sa Zamboanga. Jewel? Tony, oxygen supply, imaga medisina, intendido para ng mga pasyente de COVID na Lano del Sur, Tapaltaya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Headline Pilipinas! Kaunting tulong na kaalaman kapamilya. Ayon sa World Health Organization, maaaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet transmission. Ang droplet ay lumalabas kapag bumabahing o umuubo ang isang tao at maaari itong mapunta sa mga bagay na madalas nating hinahawakan tulad ng doorknob at lamesa. Kaya lagi pong hugasan ang mga kamay gamit ng sapon at running water. Gumamit ng alcohol at laging i-disinfect ang kagamitan upang mapanatili ang kalinisan. Iwasan din pong hawakan ng mata, ilong at bibig
dahil maari itong pasukan ng virus. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa Nag-iisang Teleradyo. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palaging magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos suminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Patuloy tayong maghahatid ng mga balitang hume-headline. 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. Mga balita mula Luzon. Ako si Julius Baba. Ako si Tony Velasquez. Visayas. Ikan dinhi sa Visayas. Ako si RC Dalagas. At Mindanao. Iyo si Jewel Reyes. Ating tinututukan. Headline Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghali sa Nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa Nag-iisang Teleradyo. Gawin nating super sabaduper saya! Nagmamalik ang Headline Pilipinas. Kuha na tayo ng update sa pananalasa ng Bagyong Julina sa Visayas. RC, kumusta dyan? Julius, nakalagpas na rito sa Visayas ang Bagyong Julina at naglandfall na sa Dimasalang Masbate. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa bahagi ng mainland Masbate. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso-bugsong pumapalo sa 150 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 3 sa extreme southern portion ng Quezon, Masbate kasama ang Tikau at Burias Islands, western portion ng Albay, western portion ng Sorsogon, northwestern portion ng Samar, extreme western portion ng Northern Samar at northern portion ng Biliran. Signal number 2 sa 14 na lugar at signal number 1 sa Metro Manila at 27 lugar. Sa pagtaya ng pag-asa, mula Southern Luzon, sunod na babagtasin ng bagyo ang Central Luzon. Sa kalalabas ng Philippine Area of Responsibility sa West Philippine Sea, Biyernes ng umaga. Samantala, ang isa pang bagyo ay papasok ng PAR bukas at tatawaging Kiko. Posible itong lumapit sa Batanes, Taiwan area. Hindi naman mag-aabot ang dalawang bagyo ayon sa pag-asa. Dalawang mangingisda ang nawawala sa kasagsagan ng Bagyong Julina sa Leyte. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Governor Dominic Pitilia na bigong makauwi sa kanilang mga bahay ang mga mangingisda kahapon. Pero umaasa silang nasa kalapit lang itong mga barangay. We're still gathering data sa agriculture, pero kung sa pintala na nag-flooding, meron naman tayo dito talaga na mga prone, no, na yung kumbaga suki sa baha, no, ng mga areas. So far, wala tayong mga reports galing doon. And then, wala rin tayong evacuees. Wala namang umanong naiulat na malawak ang pagbaha sa Leyte. Ayon kay Pitilia, sa ngayon ay maaliwalas na sa lalawigan
at inaantay na lang nila na maibalik ang supply ng kuryente. Buwis buhay ang pag-rescue sa mga residenteng na trapped sa baha sa Sityo Haubod, Barangay San Isidro sa Ormoc City. Yan ang headline Pilipinas ni Sharon Evite. Sharon, ilan at ng rescue? Yes, RC. Buhis buhay nga ang pag-rescue ng Philippine Coast Guard, PNP at CDRRMO sa mga residenteng inabutan ng baha sa kanilang mga bahay sa Sityo Haubon, Barangay San Isidro sa Ormoc City. Kinuong kasi nila ang lampastaong baha para lang ma-rescue ang mga residente, lalo na ang mga kababaihan, matatanda at mga bata. Kagabi pa sinimulan ang pag-rescue sa mga residenteng inabutan ng baha sa iba-ibang barangay ng Ormoc City. Sa Lawan Eastern Samar naman, nabasa ang modules na inihanda ng mga guro ng Lawaan National School of Craftsmanship and Home Industries para sa pasukan sa Lunes. Ayon sa gurong si Aboy Abayan, hindi nila napaghandaan dahil akala nila norteng bahagi ng Eastern Samar ang tatamaan ng bagyong Julina. Sa bayan pa rin na ng Lawaan, may ilang mga residente na inilikas ng PNP sa mas ligtas na lugar mula sa mga coastal areas dahil sa biglang pagtaas ng tubig dagat dahil sa high tide. Hanggang ngayong umaga, hindi pa rin humupa ang tubig na umabot sa kalsada doon sa Lawaan. Samantala, ligtas naman na nakauwi ang tatlong mangingisda sa Lawaan matapos pumalaot bago pa maramdaman ang paghambalos ng bagyong Julina sa Eastern Samar. Dahil sa laot na sila inabutan ng bagyo, itinali na lang nila ang kanilang bangka sa payaw o kawayan na pinamamahayan ng mga isda sa dagat. At doon nagpalipas ng gabi bago makauwi ngayong umaga. Hanggang ngayon nararanasan pa rin RC ang blackout sa Tacloban City, gayon din sa buong lalawigan ng Samar at Eastern Samar. Balik sa iyo, RC. Daghang salamat og amping Sharon Evite. Nawala naman ang kuryente sa Tacloban City at iba pang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa magdamag ng paghambalos ng hangin at ulang dulot ng bagyong Julina. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Julina sa Eastern Samar, kung saan ito naglandfall sa bayan ng Hernani kagabi. Sa bayan ng Lawaan, may mga residenteng inilikas mula sa coastal area dahil sa biglang pagtaas ng tubig sa dagat dahil sa high tide. Hanggang ngayong umaga, hindi pa rin humupa ang tubig na umabot hanggang sa kalsada. Ligtas namang nakauwi ang tatlong mangingisda na inabutan ng bagyo sa laot. Itinali nila ang kanilang bangka sa payaw o kawayan na pinamamahayan ng mga isda at doon na nagpalipas ng gabi bago makauwi ngayong umaga. Samantala, nabasa ang modules na inihanda ng mga guro ng Lawaan National School of Craftsmanship and Home Industries para sa pasukan sa Lunes. Ayon sa teacher na si Ray Sandy Abayan, hindi na sila nakapaghanda dahil akala nila sa norteng bahagi ng Eastern Samar tatama ang bagyong Julina. Sa Dulaglate naman, ilang baka at kalabaw ang hindi nakaligtas sa pananalasa ng bagyong Julina. Yan ang headline Pilipinas ni Ranolfo Dukdukan. Yes, RC. Sa ngayon, wala ng ulan na nararanasan dito sa bayan ng Dulag sa Leyte. Sa katunayan, ay medyo na maringsangan yung panahon na nararamdaman dito. Simulang kanina ng alas 9 ng umaga, humupa ng ulan at unti-unti nang humupa ang tubig bahang sa ilang mga ilog. Pero may mga epekto pa rin na naiwan ang pananalasa ng bagyong Julina. Nalunod ang tatlong baka at isang kalabaw matapos na maabutan ng pagbaha malapit sa Dagitan River sa Barangay Cabarasan sa Dulag, Leyte. Kagabi hanggang kaninang madiling araw, hindi nailipat kahapon sa mataas ng lugar ang mga hayop kaya naabutan ito sa pagbaha. Isa rin ang bakang nawawala. Gagawing karni ang mga nalunod na hayop para hindi naman masayang. Epekto ito sa walang tigil na pag-ulan simula kagabi na dulot ng bagyong Julina. Pinayuhan naman yung mga nakatira sa mababang lugar na palaging maghanda para sa posibilidad na paglikas kung sakaling maramdaman pa ang mga pag-ulan dulot ng bagyo. Sa Burawin, Leyte, temporaryong hindi madaanan ng mga four-wheel vehicle ang Marabong Bridge sa Burawin, Leyte dahil na-destroso ang approach ng dulay dulot ng pagbaha.
Abiso ng DPWH sa mga motorista, dumaan muna sa mga alternatibong ruta para hindi maapala sa pagbiyahe. Sa Merida, Leyte, nakaranas din ang pagbahang barangay poblasyon sa Merida dahil sa malakas na ulan dala ng bagyong Julina. Magdamag na nakaranas ng pag-ulan ang bayan ng Merida. Sa mga kuha na o sitwasyon na kuha naman ni Matt Moreno, makikitang may mga bahay na pinasok ng tubig baha. Naputol din ang supply ng kurinti sa nasabing bayan. Ayon pa, hanggang sa ngayon, ay naalam pa ng mga disaster officers ang mga naging epekto na naiwan ng bagyong Julina. Nag-uulat mula sa Rulag, Leyte, Ranulfo Dukdukan, EBS-CBN News. Daghang salamat, Ranulfo Dukdukan. Nagpositibo sa COVID-19 si Mayor Jovin Mondigo ng bayan ng Medellin sa Northern Cebu. Nakararanas ng mild symptoms si Mondigo na fully vaccinated na. Pansamantalang isasara ang tanggapan ni Mayor para magsagawa ng disinfection habang patuloy siyang mag-work from home. Naka-isolate na ang mga nakasalamuha ni Mondigo at isa sa ilalim sa RT-PCR test oras na makitaan ang sintomas. Naitala ang 111 na active cases sa bayan ng Medellin, Cebu. Ugmaw na mga balita, gikan dinhi sa Visayas. Ako si RC Dalaguet, balik ni Mo Julius. Thank you, RC. Lipat naman tayo sa Mindanao. Jewel, ano mga headline dyan? Sa Mindanao, Julius, dagdag na bakuna ng Sinovac at AstraZeneca ipinamahagi ng DOH Region 12. Sa Benavirada del Headline, Pilipinas. Headline, Pilipinas! Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ang paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit? Una, basain ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kis-kisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kis-kisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti rin sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng dalawang beses. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag kasama mo lagi ang nag-iisang Teleradyo! Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kabamayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita, viral nga po, at usapan. Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Kung dati ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na lang ang walang kaso ng Delta variant ng COVID-19 sa bansa, iniulat naman ng DOH na meron ng 5 Delta cases doon. Jewel, kamusta naman ang sitwasyon sa mga ospital sa BARMM? Tony, dahil sa pagdami ng kaso na puno ng COVID patients ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi, Lanao del Sur. Sabi sa teleradyo ni Provincial IATF Deputy Chairman Dr. Alinader Minalang, umabot sa 112% ang occupancy rate sa COVID wards ng Amay Pakpak na nag-iisa nila ang COVID referral hospital, habang ICU beds ay umabot sa 133% na puno. Kaya nagdagdag ng mga kama sa Amay Pakpak Medical Center.
Ayon kay Dr. Minalang, nagkakaubusan na ng medical grade oxygen sa mga ospital, maging ng gamot na tocilizumab, at halos ginagamit na rin lahat ng ventilators. Para ma-accommodate yung mga dumarating na karagdagang mga pasyente nang gagaling pa po sa mga ibang lugar, kasi hindi lang po Lanao del Sur ang kinikater ng may Pakpak Medical Center, pati na rin yung mga kababayan natin na galing sa Region 10. Kasi nakita po natin na maski sa area nila, sa Region 10, ay talagang punuan na rin yung kanilang mga hospitals. Sa Butuan City, nagdeklara na ang Butuan Medical Center ng full capacity sa kanilang quarantine facility at COVID-19 wards. Ito'y dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 na dinala sa ospital na may mild at moderate hanggang critical na mga pasyente. May mga pasyente ring naghihintay na ma-admit na nasa emergency room at hospital triad. Puno na rin ang Agusan del Norte Provincial Hospital at nasa tent na rin ang ibang pasyente. Sa Sok Sargen, mahigit 64,000 vials ng vaccines contra COVID-19 ang ipinamahagi ng DOH Region 12. Kinabibilangan ito ng higit 62,000 vials ng Sinovac at higit 2,000 vials ng AstraZeneca na target iturok sa mga nasa A1 hanggang A4 priority group. Dito naman sa Zamboanga City, nag-umpisa na ang pagbabakuna sa mga empleyado ng Mega Fishing Corporation bilang bahagi ng public-private partnership. Nagpahayag ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa tulong na hatid ng pribadong sektor na mabakunahan ang mga residente sa lungsod. Sa Agusan del Norte, patay ang driver ng tricycle at 2 pasahero nito matapos mabangga ng kasalubong na pick-up sa National Highway ng Barangay Sanghan sa Kabadbaran City kaninang umaga. Sa imbestigasyon ng pulisya, madulas ang kalsada bunsod ng malakas na ulan sa lugar ng mangyari ang aksidente. Dead on arrival sa ospital ang driver at 2 pasahero ng tricycle, habang nagtamo naman ng mga minor injuries ang driver ng pickup at 3 pasahero nito. Iyan sa mga notisya sa Kina Mindanao, iyo si Joel Reyes. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Joel. At sa iba pang balita, wala pang natatanggap na abiso mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang lokal na pamahalaan ng San Pedro sa Laguna, kaugnay ng pagtanggap ng ahensya ng aplikasyon ng mga taxi operators para makabiyahe sila sa Calabarzon area. Sa panayam ng teleradyo kay Mayor Lourdes Catakis ng San Pedro, sinabi niyang dapat ay sumangguni muna ang LTFRB sa kanila para mapag-usapan ang mga problemang posibleng harapin ng LGU sakaling ma-aprubahan ito. Dapat makipag-alam sa aming LGU. After all, kami ang magko-control eh. Correct. Kami ang tulad ng nasabi ko, halimbawa ba ang papayagan nila mga taxi? May terminal ba? Meron ba silang parking? Samantala, punuan pa rin ang mga ospital sa San Pedro, pero bahagyan na bumaba ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Hiling lang ng alkalde na madagdagan pa sana ang kanilang bakuna para sa mga kabataan bilang paghahanda naman sa nakatakdang pagkakaroon ng face-to-face classes. Sa Camarines Sur, 2 ang patay habang 11 ang sugatan sa banggaan ng kotse at van sa bayan ng Baaw. Dead on the spot sina Marlo Takalan at Eli Bongay na parehong sakay ng kotse. Iniimbestigahan pa ng mga polis ang sanhi ng aksidente. Ayan, paring Tony, sasali ka ba sa karera na pang-anim na paa? Kasi ang end of summer event sa Crete, Venica Beach sa Croatia, kung saan nakalahok ang mga doggies kasamang kanilang fur parents sa six-legged race. Ayun, yan, nakikita nyo sa TV ha. Isa ang Crete Venica sa iilan lang na dog-friendly beaches sa nasabing bansa. May 3 events ang karera, isang takbuhan, may swimming at may speed eating and drinking event pa. Ang winner ng speed eating contest ay ang asong si Jagoda na kinain nilang ice cream. Overall winner naman ang human and dog duo na sina Antoniha at ang kanyang 2-year-old dog na si Nando. Ang kwento ni Antoniha,
adopted lang si Nando mula sa isang dog shelter at may halos isang taon na silang magkasama. Joke pa nga ng ilang netizens na nakakita sa video, dapat gawing Olympic event na ang six-legged race na ito. Ayan, no? Kung ano-anong naiisip, no? Ng mga gimmick ng mga tao ngayong mga panahong ito. Para lang, para makalimutan lang natin kahit sandali, ano? Itong hirap na dinadaanan sa pandemya. Tama. Alright, Paring Tony, have a great day mga kapamilya. Yan ang mga balita kami na kalap. Nandito lang po kami para sa inyo, kaya tuloy-tuloy po rin nyo napapanood ang teleradyo sa cable, social media at sa I1TFC. Ako po ang inyo action man, Julius Babaw. At tayo po ay napapanood at napapakinggan pa rin sa ABS-CBN Radio Service app at sa ABS-CBN News app. Ako po si Tony Velasquez. Maraming salamat. Hanggang bukas, stay safe. Tindig po tayo, mga kapamilya. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ang paghugas ng kamay?